Alright mga ka-whale, magandang araw po sa atin lahat, no? So, dito na naman po ako. So, tapos na po ako sa pulahan. Ngayon, Dilawan na naman tayo. So, ayan. Ito po yung mga unit namin na available dito sa kumpanya namin, no? So, ngayon, ang gagawin po natin is mag-maintenance po tayo. So, mga basic checking lang muna tayo, mga katusok, mga ka-whale. So, basic checking lang. So, ayan, ang opening pala nito, lalo na sa mga yale, pati operator dapat alam nila. So, tatlong allen na bolt na tatanggalin para mabuksan yung pinaka ano niya, cover. Ito po yung front cover niya, mga katusok, no? So, mabubuksan po yan, gagamitin natin tong allen wrench. Ito, gamit. Yan po ang pambukas natin yan. So, ayan. So, tatlong ano lang po to. Tatlong points lang para mabuksan natin. Ano? So, number one is ito. Tapos, 2 at saka 3. So, once na mabuksan mo po mo yan, mga katusok, no? Mga ka-well. Pag mabuksan mo yan, kitang-kita na po yung ano yan, laman loob. So, ayan. Try nating buksan. Para makita natin kung anong itsura ng ano, no? Loob ng yel. Ayan. So, natanggal na po natin, no? So, automatic siya, nabubukas. Parang ano lang, ah. Parang automatic na automatic. So, ayan po. So, yan po ang laman ng ating rich truck na yale. So, papakilala lang natin itong mga parts na ito, no? Para medyo familiar din tayo. So, ito mga katusok, ito yung hydraulic natin. Yan po yung hydraulic motor. So, yung hydraulic motor, ang dinadrive niya is yung hydraulic pump, syempre. So, pag dinadrive niya yung hydraulic pump, so, dapat may hydraulic tank. So, ayan mga katusok, ito po yung sa hydraulic tank niya, no? So, kitang-kita mo na mismo. Hindi ka na isang bukasan lang. So, kitang-kita na yung laman loob. So, ito, nandito yung return filter. Baka sakaling gusto nyong mag-change oil, tapos magpalit ng return filter, ito lang po yon. Tatlong bolt lang, tapos matatanggal na po yan. So, pangalawang motor na ipapakilala ko is yung EPS motor natin. Ito po siya, mga katusok. So, yung EPS motor natin, mga katusok, siya po yung power steering natin. Siya po yung napapalambot sa pagliko-liko natin, left and right. So, may mga sensor yan, mga katusok. Ito, cam sensor to. Ito naman po, angle sensor. So, presence sensor to. Sa left and right na ano niya. Parang limit niya kung mag-angle siya, hindi siya mag-360 degrees na liko. So, hanggang 180 degree. So, ito po yung ang gamit niyan. Natusok. So, at pangatlo naman, ang yung pinaka main drive natin, no? So, tinatawag natin tong traction motor. Ayan. So, ang nakaganda lang nito, mga katuso, yung traction motor natin is hybrid na po. So, bakit ko nasabing hybrid, mga katuso? So, sa Toyota is may makikita ka pang disc, no? Brake disc. Tapos may brake pad pa. Ito po, wala na ang makikita. Ito na makikita mo, parang kaldero. Parang puwet ng kaldero. Pero ano yan mga katusok? Electromechanical brake na po yan. So, medyo high-tech na po siya. So, quick response din tong brake na to. So, medyo delikado lang din. Pag yan po ay masira. Kasi may kamahalan. Di gaya ng mechanical na brake disc lang. Pag nagpalit ka ng brake pad, okay na, aux na,
Ito kasi may coil pa to, mga katusok. So magnetic field po ang nagdadala niyan. Pag supply niyan pack, kagat bago niyan takbo. So ito mga katusok, itong unit na to is dead man brake po baga. So habang naka-upo siya, naka-brake po siya. Naka-off yung unit, naka-brake po siya. Pagpatakbo na, bago yan magre-release. Kasi nga, yun po ang pinaka-safety niya. Yun po ang rule niya. Kasi lalo na sa mga rich track, yan talaga, dead man brake po tayo dyan. So, yan mga katusok. Ito naman yung dinadrive niya. Itong drive gear. Ito yung pinaka-gearbox. Tapos, yung gulong. So, yan mga katusok. Check nyo rin yung gulong, no? Pag ganyan ang itsura, pili nyo na po yung papalitan. So ito, papalitan ko na to kasi wala na yan. Bad performance na yan. Kumbaga may picto din yan sa ano natin, sa takbo. So andito rin yung mga ibang ano no, ibang functions niya. Ito yung sa buzzer. Ayan, buzzer. Ito yung sa back buzzer niya pag tuwing nagano tayo, tumatakbo, tingdong tingdong, yun pong tunog nun. Ito naman yung buzzer o horn pag ano natin. So ito naman yung cylinder sa reach. So ito makatusok, maganda to kasi baliktad yung style niya, no? Hindi kagaya sa Toyota, hindi kagaya sa ano, so hindi kagaya sa Mitsubishi, Nissan, ito baliktad to. Pero maganda yung ano niya, structure. Pero parehas lang sila nagamit. So ito katusok, ito naman siya, pag hindi mo to inapakan, hindi po to clutch mga katusok ha, ito po siya ay presence sensor. So pag hindi mo yan inipakan mga katusok, hindi mo nilapag yung paa mo dyan, hindi po yan tatakbo kasi may sensor siya. Ayan, dapat yan maka ano siya, makasensya ng metal. Yan oh, wala kasing umano yan katusok. Yan. Hindi yan sumasayad, nasisense niya lang yung metal. Parang may magnetic na ano siya, magnetic action siya. Pag ginanon mo to, ayun, masisense niya yung metal bago yan magsiswitch, bago yan magkukuman sa board natin na patakbuhin yung unit natin. Ayan po. So sa accelerator naman, dito siya, ito yung accelerator. Bihira nang mag-slide yung paa mo dyan. Imposible na. Sa laking niya, no? Parang notebook. So, yung mga checking point din natin, mga katusok, no? Lalo na sa brake fluid. Ayan. So, kahit may may electromechanical brake na siya, kailangan pa rin niya ng alalay sa brake fluid. Yung brake fluid naman, may ano yan, mga katusok. Dito po yan sa harap yung front drive wheel mo, load wheel. So nandyan po yung drum brake niyan. So yan po yung inaano natin. Tapos yung bleeding naman, bleeder naman is nandito. Ayan. So dyan tayo nagbi-bleed pag mag-i-install tayo ng bagong brake cylinder o mag-change ano tayo, mag-change fluid tayo. Yan, sa ngayon ni-reach out ko na to kasi under PM na nga natin. So yan, labas na po yung battery. So importante talaga mga katusok, no, na will maintain po yung battery unit natin, no? Kasi actually may kakambal to na unit. Yung kakambal niya natutulog na. May higit isang taon na rin kasi ang nangyari, grounded yung battery. So yung grounded ng battery dahil yun sa overflow ng acid na pasobra ang refill, tapos hinayaan, ayun, nagkakaroon ng corrosion. Pag nagkaroon ng corrosion, nagbibigay siya ng grounded dito sa body hanggang na apektuhan yung mga board. So magastos nga lang. Kaya nimi-maintain po namin to, hinuhugasan po namin to. So yung paghuhugas ng battery, ipapakita ko rin sa inyo mga katusok kung anong ginamit ko
para ma-neutralize yung acid ng battery. Ayan po, ang importante po kasi noon, ma-neutralize natin yung acid, kasi yung acid mismo ang nagpapa-cause ng corrosion. Kinakain niya itong mga metal, itong pintura, kinakain niya yan hanggat siya maging grounded yung battery. So doon na tayong magkakaproblema. Tapos yung paghugas will maintain na battery, in-extend mo po yung long life ng battery. Yun po ang pinaka-importante doon. So ayan. So ito naman yung sa loob niya, no? Medyo hollow. Ito, ayun yung cylinder. So once na ma-reach out mo yan, so titingnan mo lang yung cylinder kung leaking ba o hindi. So yan po yung mga ano. So parang may sila, parang parehas lang sila ng Toyota. Pero ang nakaano lang sa Toyota, may kibihan lang sila. So ito siya, single chin na lang siya. Ayan, so maganda. Tsaka malaki yung chin niya. Ayan po. Tapos yun ang cylinder. Main cylinder sa taas. So, ayan. Tapos yung function niya, may side shift, may tilt. So normal po yun. Tsaka ang naka, ano nito, hybrid is joystick na po ang ginagamit natin dito, no? Ayan. Horn. Dito na yung tilt, side shift. Ayan. Ito yung travel mo. So, masarap na siyang gamitin, mga tuso. Joystick para ka lang naglalaro. So, yung steering naman ito, mga katuso. Hybrid electronic na po. So, bakit masasabi natin hybrid electronic? Sensor lang po ang nagpapatakbo niyan. Yung sa Toyota, medyo ano pa yon, old model pa yung Toyota namin. So, more on mechanical pa siya. May linkage po siya. Tapos, ang laki ng steering wheel. Gaya nito, super liit. Tapos, yun lang. Sensor ang nagpapadala sa liko. So, pag nasira yan, malaki ang gastos. Pero unlike sa Toyota, mechanical, pag nasira ang steering, carbon brass ang linisan, tapos na. So dito, pag nasira ang sensor, palit sensor, pag nasira ang EPS controller, ito po yung pinaka-board sa EPS controller niya. Pag nasira yan, mahal po yan. So may reprogramming pa rin yan. Pag makabili ka ng ganyan, kailangan mo pang ipa-seating ng handset. So ito, medyo hybrid na rin to kasi wala po tong carbon brass. Ano na po to, mga katusok? 3-phase na AC motor na. Hindi na siya DC motor. So medyo high-tech na po itong EPS motor na to. So ang nakaganda kasi sa ano, mga katusok, AC motor at saka DC motor, ang pagkakaiba nila is maganda to sa ano, konsumo ng battery. Hindi siya masyadong makonsumo. Unlike sa DC, ang lakas kumain ng battery nun po. Tapos yung maintenance cost mo rin dun, so kailangan mong magpalit ng carbon brass pag naubos na. So ito, carbon brushless na po siya. Ang papalitan mo lang dyan is yung ano, bearing lang. So ganun ang EC motor. So yung EC motor, walang carbon brush yan. So 3 piece po yan. Ito, tatlong connection, 1, 2, 3. Kaya 3 piece yan. Yung ano nyan, gitna is neutral siya. Tapos yung side to side is forward at saka reverse. Yan po. So ayan, mga katusok, parang na-explain ko na lahat sa inyo, no? Anong mga function. Tapos ang ano nun dito is dagdag ko lang din tong emergency button. So just in case na may ka-problema yung ano, yung unit, automatic, pindutin lang to. Pak! Patay na yan agad. Cut off na yan. Just in case kung magka-problema. Kung may electronic failure ba, or may naamoy kang sunog, or may napapansin kang kakaiba sa operation ng unit. So yan po, para safety po yan. So additional na rin po itong sa amin kasi, yan na, may nag-comment sa akin na kabayan din ito natin, mga katusok din natin, na
bago sila sumampa is chine-check nila yung fire extinguisher. So sa amin dito, wala kaming ganyan kasi depende po yan sa application ng ano natin, kumpanya. So yung fire extinguisher namin, ayan, napakaliit po yan. Hindi po kayang ikarga dyan. Parang isang buong tanke. So just in case na magano, yun lang hihilain namin. So andon pa rin yung safety. So kailangan pa rin yun. Laging aware pa rin tayo niyan. So ito naman, kailangan din natin i-check kung yung ilaw natin mga katusok, no. Yan, number one din yan. Tsaka ito, yung revolving light, tinatawag or flasher. So strobe light, ang daming ano niyan. Ang purpose lang niyan is awareness lang po na may forklift yan. So at least makita ng mga tao, no, lalo na sa mga staff ng warehouse, makita nila ay may forklift na tumatakbo ngayon. Ganun. Warning lights lang yan para ma-aware yung tao. Kasi itong forklift sa totoo lang mga katusok, deadly weapon po to. Silent killing machine po to. Ang dami na pang na-discuss yan ito. Kaya ingat lang po tayo sa pag-operate. Kaya importante talaga, physically fit tayo magtrabaho. Huwag tayong magtrabahong kulang sa tulog. Huwag tayong magtrabaho ng lasing o hangover pa. Kasi yung unit at saka load ang inaano natin, pinaprotekahan. So lalo na kung yun nga, ang sinasabi ko dati, dalawa lang yan. Kung ikaw ang madisgrasya or ikaw ang makadisgrasya. Yan po mga katusok, importante po nating i-ano yan sa isip lagi. Araw-araw po yan mga katusok. So yung mga checking point, ano na rin yan na sa atin, araw-araw rin yan. Bago talaga tayo sumampa ng unit, ikot muna tayo. Tingnan muna natin. So sa mga katusok din natin na hindi ina-allowed sa ano, sa pagbubukas-bukas ng ano, request nyo po. I-request nyo po yan kasi importante po yan. Sabihin nyo sa management, kailangan natin, namin kahit mabuksan yan para makita yung sitwasyon. Baka may ano pa dyan. Kailangan namang yung leak lang ang babantayan namin. Eh, baka may daga sa loob. Mga ganyan katusok, importante po yan. So, request nyo po yun sa ano nyo, sa management nyo o warehouse supervisor, na kahit buksan lang para tingnan, visual check lang, wag na kayong humawak dyan ng iba, wag na kayong paubayan nyo na sa maintenance yan, pero at least may idea kayo kung anong dapat mga tinitingnan sa unit nyo, kasi considered as yung unit nyo is pangalawang asawa nyo yan. Yan po ang nagbibigay hanap buhay sa atin, nagbibigay pasahod, nagbibigay income sa atin. So kailangan natin alagaan yung mga unit natin. So yan lang po mga katusok. So keep safe lang lagi at ipaubaya po natin lahat ng ano natin sa Diyos po. Lahat ng mga gawain po natin, paubaya natin sa Kanya. I-prayer, lagi tayong mag-pray na proteksyonan tayo sa mga gawain natin. Kasi yung ganitong equipment mga katusok, forklift, considered na po to as a heavy equipment. So kaya lagi tayong prepare, awareness, wag na yung i-remind ka pa ng kung ano yung safety, ano yung safety first. Ayan. So importante din sa atin mga tusok, no, kung ni-required yung vest, ni-required yung hard hat at saka goggles, suotin po natin ito. Suotin po natin yan, yan. PPE po natin yan, hard shoes, PPE. So normal po yan mga katusok sa operation, para din naman sa iyo yan at sa kapwa natin katusok. So huwag na natin kontrahin ng ganyan, di baleng maubos buhok mo, wag lang yung maubos yung buhay mo. Ganun lang yun. Kaya be prepared and be aware sa lahat ng operation na ginagawa nyo po. Yan lang po mga katusok, God bless and keep safe you all.